buksan na natin itong knob sight LED headlight. Takip. Tsaka manual. Hindi na natin kailangan yan. Ito yung pinaka-ilaw natin. Nakahiwalay siya sa dalawang box. Knob sight T, made in China, H4. Tapos walang nakalagay na specs dito. Okay, tanggalin na natin itong bumbilya dito sa box. Uy, ganda. Kamukha ng picture sa Shopee. Need help. Tanggalin natin itong foam. At ito na yung ating bulb. Ganda ng pagkakagawa dito sa casing niya. So, may fan sa likod. Tapos H4 yung ating plug. So mga idol, isang pares pala ito. Kasi kalimitan 4 wheels ang gumagamit nito. Pero isa lang gagamitin natin dito. Itabi ko na muna ulit yung isa pang reserba. Bali, dito natin siya ikakabit mga idol. Sniper 150 na all stock. Tatlong taon mayigit na din itong motor at wala pang napapalitan dito bukod sa langis. Yan, saktong 17k odo ngayon. Hirap na mag-start. Palitin na rin yung battery nito. Testing pa natin. Ala. Testing uli. Teka lang mga idol. A few moments later. Ayun. Medyo mahirap na siya mag-start. Dami ng paalitin dito eh. Matay na naman. So, ayan mga idol. Bali, napundi yung low. Pag naka-low, wala siyang ilaw. Gamit tayo ng 4mm na Allen. Tapos, tanggalin lang natin tong tatlong screw. Tanggalin natin to. Bali, ngayon lang mga kalasto, mga idol, simula nung binili. Yan, dapat lagi tayong may lalagyan para hindi nawawala. Toong git ng screw ay para dun sa head cowling. Tsaka tong isa. Ah, medyo mahigpit tong isa. Yan. Okay. Tapos itong sa ilalim ng handlebar, tanggalin din natin. Pati itong sa kabila. Next ay tanggalin natin itong head cowling. Bali, angatin lang natin dito sa may harap. Tapos dito sa may gauge panel. Tapos ay tanggalin lang natin itong dalawang screw dito sa taas para matanggal natin itong headlight assembly. Ah, ubutin na natin to. Ilabas natin dito sa may lever. Sabit pa ng konti. Yan. Ayos na. Tapos ay tanggalin lang natin itong plug para dito sa ilaw. Okay, ito na yung ating pinaka headlight assembly. Tanggalin lang natin itong goma dito. Kapit na kapit ah. Yun ah. Para hindi pasukin ng tubig. Tapos ay tanggalin lang natin itong clip para matanggal natin yung pinakabumbilya. Iangat lang natin itong pinakalock niya. Yan. Okay, kabit na natin to mga idol. Tanggalin muna natin itong tag. Ayaw matanggal. Yan, kuntingin natin. Para hindi masira yung wire. So, itong rubber na cover mga idol, hindi natin gagamitin to.
Hindi na siya sukat dito sa LED na bumbilya. Tsaka tong knobsite naman na to ay IP68. Ibig sabihin ay pwedeng mabasa. Dito pala sa fan ay may nakasulat na up. Pagkakabit natin, dapat yung up ay nakapwesto sa ibabaw. Lagay na natin. Tama lang natin tong slot. Yan. Nakataas yung up. Tapos ay i-clip lang uli natin tong wire para mag-lock yung ating bumbilya. And secure naman na siya, hindi na naikot. Ganito na yung itsura niya mga idol pag nakakabit na. Yung knobsite na logo ay nasa ibabaw. Okay, testing na natin ito ikabit sa motor. Ayaw na naman mag-start. Testing muna natin bago ko ibalik yung kaha. Ayos na. Parang kaya naman ng baterya natin. Okay, mukhang okay naman. Kaya patay muna natin. Kabit ko na muna o dito. Sayang maulan pa, hindi natin matetest ride. Pa dyan sa akot yan. Sa highway, ganito yung itsura niya mga idol. Mas maganda yung buga niya kumpara sa stock. Ito yung side by side comparison niya. Mas maputi itong knobsite, tapos yung stock naman ay madilaw. Pero sa liwanag, talagang mas maliwanag itong knobsite. Pause natin dito mga idol. Mas malawak ng konti yung sakop nito. Pero kung sa liwanag ay mas maliwanag talaga itong LED. Yung stock kasi parang kandila yung ilaw. Tapos tong stock ay wala ding laban pag may kasalubong na naka-high. Kung medyo matulid kayo magpatakbo, mas okay na magpalit talaga ng headlight. Tsaka may panlaban na tayo mga idol sa mga ayaw magbaba ng ilaw. Nakuha ko nga pala to ng 1,250 mga idol. So papatak na mahigit 600 ang isa. So, sulit na sulit naman. Yun lang mga idol. At kung nagustuhan yung ating video, please like and subscribe mga idol para makagawa pa tayo ng mga motorcycle content.